Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang ating weather update para po dito sa mga minomonitor natin na mga weather system na umiiral po dito sa atin sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Mapapansin nga po natin yung amihan ang nakaka-apekto pa rin sa malaking bahagi ng extreme Northern Luzon. At maging Northern Luzon, makakaranas po tayo ng malamig na panahon. At asahan din po natin yung isolated rain shower. Dito naman po sa Maya Metro Manila, ang nakaka-apekto nga po sa atin dito yung shear line. At may posibilidad niya na makaranas tayo ng mahihina at katamtamang pag-ulan. Ang shear line po natin ay nakaka-apekto hanggang dito po yan sa may Bicol region, sa may Mindoro province, at sa ilang bahagi po ng Visayas. At dito naman po sa may parte ng Mindanao, at dito po sa eastern section ng Visayas, yung Easterlies naman ang nakaka-apekto sa Visayas. At maging dito po sa may parte ng Palawan, magiging maganda naman po ang lagay ng panahon. At wala naman po tayong inaasahan na anumang sama ng panahon na posibleng mabuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Maliban nga lang po by next week na may posibilidad nga po tayong makita ng posibleng mabuong bagyo na papasok sa ating bansa. Yan po ang titingnan natin. Ayon nga po sa ating satellite image, kung mapapansin nga po natin yung mga posibleng makaranas ng pag-ulan, kung makikita nyo nga po itong mga kulay blue at yellow at kulay red na kaulapan na yan, yan nga po ay magdadala ng mga pag-ulan. Dito po yan sa malaking bahagi ng Southern Luzon at ito nga po dito sa may eastern section ng Visayas ay makakaranas po ng biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Asahan na po natin yan. At dito naman po sa may Mindanao kung saan nga po makikita natin may posibilidad din makaranas tayo ng mga pulupulong pag-ulan. At malakas na pag-ulan ay posibleng maranasan dito po yan sa may Zamboanga City at ito po ay panandalian lamang. Maging dito po sa may Davao at sa may Jensan, makakaranas din po tayo ng biglaang pagbuhos na malakas na pag-ulan. Dito naman po sa may Palawan, magiging maganda naman po ang lagay ng ating panahon. At makakaranas lamang po tayo ng isolated rain shower. Yung ating amihan ay makaka-apekto po yan sa alon ng ating karagatan dito sa extreme Northern Luzon at dito po sa may Northern Luzon. Kaya bayang pag-iingat sa ating mga mangingisda na nasa extreme Northern Luzon at Northern Luzon dahil nga po may kalakasan po ang ating alon dyan. Dumako na tayo sa ating advanced weather forecast by November 11. Mapapansin nga natin tuloy-tuloy po tayo makakaranas ng pag-ulan. At by November 12, makikita nga po natin na tuloy-tuloy nga po na makakaranas tayo ng mga pag-ulan. At pagdating naman po ng November 13, dire-diretso pa nga rin po na lumalakas yung bugso ng amihan at yung shear line, nakaka-apekto pa rin po yan dito po sa malaking bahagi ng ating bansa. At magiging maalinsangan pa rin po ang panahon sa may eastern section ng Visayas at ng Mindanao. By November 14, Sunday, mapapansin nga po natin na bahagya pong hihina yung amihan at lalakas po yung ating Easterlies at makaka-apekto po yan hanggang dito po sa may Southern Luzon. By November 15, mapapansin na nga po natin na dire-diretso pa rin po makakaranas ng mga pag-ulan ang malaking bahagi ng ating bansa. By November 16, kung makikita nga po natin yung ating shear line ay nakaka-apekto na po yan dito sa may Northern Luzon. At yung Easterlies po ay nakaka-apekto na rin po dito sa may Visayas hanggang Bicol region. Kung mapapansin nga po natin, magkakaroon na po tayo ng low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating nga po ng November 17, ito na nga po yung ating minomonitor na sama ng panahon na nasa labas pa siya ng ating bansa at ito nga po ay may posibilidad na mag-intensify or bago pumasok ng ating bansa ay magiging isang tropical depression. By November 18, ito nga po ay papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at ito nga po ay isang ganap na bagyo. Pagdating naman po ng November 19,
Ito nga po ay may posibilidad pang mag-intensify. At ito nga po ay nasa direksyon ng eastern section ng Visayas. At kung mapapansin natin na medyo mababa ang tsansa na mas lumakas itong bagyo dahil nga po bumubugso ulit yung lakas ng ating amihan. Kung makikita po natin, yung ating amihan ay umaabot po yan hanggang dito sa posibleng bagyo na mabubuo dito sa ating bansa. Sa ngayon po, ito pa lang po available data natin para dito sa posibleng bagyo na ating minomonitor sa ating advanced weather forecast. Inuulit po natin, ito pong ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po, no? Dahil marami pa pong posibleng mangyari or magbago dahil nga po mahaba ang range ng ating advanced weather forecast na nanggagaling po yan sa ating European Centre. Manatili po tayo nakatutok sa ating advanced weather forecast para po sa mga pagbabago ng ating minomonitor na sama ng panahon. At iba ay pag-iingat na agad at paghahanda sa ating mga kababayan sa eastern section ng Visayas or ng Mindanao na posibleng naapektuhan nitong nasabing posibleng bagyo. Maraming salamat po. Mag-iingat tayo palagi. God bless po sa ating lahat.